Halos buong araw nasa tanggapan ng LTFRB si Raquel para ayusin ang consolidation requirements ng mga bagong miyembro ng kanilang transport cooperative. Anya, nasa 100 jeepney driver at operator ang humabol na sumali sa kanila. Kasi sinasabi nga nila, deadline na ngayon. Ang jeepney operator na si Nora, inaalam na rin ang proseso ng konsolidasyon kahit nalabag sa loob niya. Ayaw nga talaga namin magpag-consolidate kaso mapipilitan kami kasi hindi na kami makakabiyahin ng January. Paano yung mga anak namin? Maski sa Office of Transportation Cooperatives, sunod-sunod na ang pagdating ng mga gustong bumuo ng kooperatiba. Ilan lang sila sa mga humahabol sa consolidation deadline sa December 31, 2023 para hindi mapaso ang kanilang prangkisa. Ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nasa 70% na ng mga operator ng public utility vehicles sa bansa ang nag-consolidate. Pero base sa datos ng LTFRB, sa National Capital Region ay mahigit 11,000 pa lang o 27% ng mga jeepney ang nakapag-consolidate hanggang noong December 12. Sa mga ruta naman sa NCR, mahigit 200 pa lang o halos 29% ang merong consolidated groups na makakabiyahe sa 2024. Tiwala ang pamahalaan na tataas pa ang mga bilang na ito at magiging sapat ang pampublikong sasakyan para sa mga pasahero pagsapit ng January 1. Pero hindi man makahabol lahat ng hindi pa nagko-consolidate, tiniyak naman ng DOTR at LTFRB na hindi magkakaroon ng transport crisis na banta ng transport groups na Piston at Manibela. Sa isang pahayag, sinabi ng DOTR na lahat ng malalaking ruta o kalsada sa NCR ay may bumabiyahe ng consolidated transport groups. Ang mga secondary routes naman na wala pang consolidated groups ay maaaring serbisyuhan ng ibang klase ng pampublikong sasakyan tulad ng mga bus o tricycle. Papayagan din ang mga consolidated jeepneys na mag-apply para sa special permit na bumiyahe sa mga rutang magkukulang ang mga sasakyan. Tutulong din ang mga lokal na pamahalaan para matiyak na hindi magkukulang ng pampublikong sasakyan. At para maengganyo pa ang ibang driver na mag-consolidate, sinimplihan na ng pamahalaan ang requirements para dito. 3 dokumento na lang ang hinihingi ng LTFRB. Ayon naman sa OTC, kahit hindi pa buo ang kooperatiba, kailangan lang magpahayag ng interes at commitment ang mga mag-a-apply na bumuo ng kooperatiba. You will be given a certificate to give to LTFRB na ikaw ay gustong mag-co-op at gustong mag-consolidate. So we made it easier pa on the part of OTC to produce that document. Sinabi naman ng DOTR na makikipag-ugnayan sila sa mga LGU para sa susunod na yugto ng PUV Modernization Program na Route Rationalization o ang pagsasaayos sa mga ruta base sa demand o dami ng pasahero. Andrea Taguines, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,